Sa series na experiment ni Harry Harlow na isang American psychologist, iwinalay niya sa ina mga baby rhesus monkey na 95% match sa DNA ng tao. Kinulong sa kwarto ang dalawang peking unggoy kasama sila. Yung isang unggoy, sinutan ng wireframe at pinahawak ng milk bottle. Yung isa naman, binalot ng malambot na tela. Wala yung hawak na milk bottle. Sino ngayon sa dalawang unggoy ang lalapitan ng mga baby rhesus? Susubukan ko yung unggoy na may milk bottle. May isang researcher noon na nakaisip ng ganong hypothesis. Yun ang isinulat sa conclusion niya. Pero napatunayang mali yun. Yung baby monkeys nagkaroon ng matinding attachment doon sa may malambot na tela. Pinatunayan ng eksperimentong yun ang kahalagahan ng skinship. Bigyan mo ako ng 15 seconds. Anong 15 seconds? Pag ang tingin mo pa rin sa akin, para lang akong aso, paso o puno. Hindi ako magaling. Wala akong alindog. Malala to. Okay. Game. Ang eye contact, inihahalin tulad sa ating pandama. Ang dopamines, nare-release sa ating mga brain. Sa tuwing tumititig tayo sa mata ng ibang tao, para na rin nating nahahawakan. Pag nakikipaghalikan, nadodoble ang bilis ng tibok ng puso natin. Ang oxygen intake, tumataas na mahigit pa sa 20 doble. Pati blood pressure, tumataas din. Hindi ka makakainga para nakikipagkarera ang puso mo. Gagaan ang pakiramdam mo, kaya maluloko ka. Iisipin mo tuloy na in love ka. Pero ang lahat ng ito, epekto lang ng skinship. Dinadaya ka ng hormones mo. Yun ang hindi dapat paniwalaan. Normal lang yun. Matatanda na kami. Sakit ng ulo ko. Manager daw? Nananaginip ka? Masakit ka ba? Huwag. Huwag mo ako hawakan. Ano ka mo? Huwag! Layuan mo ako! Doon ka na! Alis dyan! Kailangan, hindi ka magpaloko. Ang mabilis sa tibok ng puso at ang pagiging in love, para sa akin, magkaiba. Mr. Mateo, tagayong Jong pupulis ako. Meron lang akong mga gustong itanong sa'yo. Tungkol sa pagkamatay nung actress na si Rachel Han. Nung sinasabi ni Steffi Chon na wala sa kanya yung USB, posibleng itinago na yun ngayon ni Mateo. Talaga niya, biro mo matapos akong halikan? Bigla
na lang nagkasakit? Ano yun? Puno ako ng virus sa bibig? Hoy, gising! Mateo do! Patay na siya! Parang nakikipagkarera! Meron bang puso na ganito kabilis ang tibok? Ako po! Okay ka lang? Akala ko patay ka na eh! Doon ka na. Aalis tayo. Dadalhin kita sa ospital. Pwede na magpreto na itong sa ulo mo. Ang taas ng lagdap mo. Halika na! Layuan mo ako! Bakit? Ano bang problema mo? Sumagot ka nga! Oo, sobrang taas ng lagnat. Anong temperature? Mga 50 siguro. Grabe ka naman, OA ka. E di patay na yan. Huwag ka nang magbiro. Seryosong usapan to. Pwede ba umayos ka? Sobrang init kasi ng katawan niya. Natatakot na ako. Ayaw pa magpadala sa ospital. Sino ba yan? Huwag mo nang tanungin. Ano ang gagawin ko? Sanay ka dito dahil tatlo ang pamangkin mo. Oo na. Ang pinakamabisang gamot sa lagnat. Ano? Hubaran mo. Kailangan pang hubaran? Nahubaran mo na? Hindi pa. Tanggalin mo lahat ng damit. Tapos gamitin mong bimpong basa. Punasan mo ang buong katawan niya. Yung buong... katawan niya? Kailangan ba talaga yun? Yun ang pinakamabisa. Yung mga pamangkin ko nga, pati diaper, tinatanggal ko. Ayoko. Hindi ko magagawa. Bakit? Binata na ba yan? Ilang taon na? Teka muna. Anong nangyayari dyan? Ano yung naririnig ko? Parang umol ng matandang... Sige na, habay. Tama. Kailangan ko siyang mailigtas. Nagawa mo. Ito ang pinakamabisang gamot sa lagnat. Gusto mo ikaw ng kuso maghubad. Lumabas ka na. Layuan mo ako. Pasalamat ka kasi si Helen Keller ang idolo ko. Kilala mo yon? Yung magaling na nurse? Si Florence Nightingale yun. Oo na, pabibo ka na naman. Ang punto ko, dapat magpasalamat ka dahil para akong nurse. Inaalagaan kita. Itong bimpo, basa ng maligamgam na tubig. Pupunasan kong katawan mo. Pero kung ayaw mong gawin ko to, hindi ikaw na lang ang magpunas. Sinabi na lumayo ka sa akin eh. Naiilang ka ba dahil doon sa nangyari kagabi? Hindi mo naman kasalanan yun eh. Bidalaan kita, di ba? Iba talaga ang alindog ko. Maaakit ka. Naiintindihan kita. Alam ko namang tao ka lang eh. Kaya hindi mo napigil ang bugso ng damdamin. Kaya lang kasi... naisip ko, bigla ka nagkasakit matapos mo akong halikan, kaya... nakakakonsensya. Hindi kaya... first time mo lang? Ano? Teka, bakit parang hindi ka sigurado? Nakakainis. Ikaw ang unang humalik sa akin. Pero pakiramdam ko parang ako ang nakukonsensyo. O basta, magpunas ka para bumaba ang lagnat mo.
tulungan na kita, kaya huwag ka na mag-inarte. Ay, ang ginaw. Oh, Lucy, bakit? Nandito pa lang ako. Sabi ko, siya ang tawagan mo. Kailangan mo magtapat doon sa taong matagal mo ng crush. Tulog ka na ba? Kung hindi pa, tawagan mo ako. Tanong lang ako sa'yo. Ano? Yun bang lalaki na nasa CCTV recording? Yun ba si Mateo do? Ilang taon na siya? Balita ko, professor siya. Anong trabaho niya dati? At saka, alam mo ba kung meron siyang kapatid na lalaki? Yung parang kakambal niya? O kaya meron kaya siyang kuya? Bakit mo ba gustong malaman? Anong relasyon niya kay Steffi? Meron kaya? Ano balita dun sa kaso? Ikaw ang best friend ni Steffi, di ba? Alam mo kung talagang kaibigan mo siya? Siya ang tanungin mo, bakit hindi mo kausapin? Hindi. Hindi ko yun kaibigan. Parang lalo lang lumabo ang usapan. Kung hindi mo siya kaibigan, bakit nagtatanong ka pa tungkol dun sa lalaki? Bakit ba kasi ayaw mo na lang ako sagutin? Basta, parang merong kakaiba sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Ginagawa mo dyan? Uy, gising ka na? Magaling ka na ba? Alam mo, nag-aalala ako sa'yo kaya ayoko umalis sa tabi mo. Nung binuksan ko yung bintana, gininaw naman ako. Kaya nandito ako. Bakit ganito? Bakit ayaw mabuksan? Okay na ako, labas ka na. Excuse me? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Okay ka na kaya lumabas na ako? Nagkamali ba ako ng dinig? O nasiraan ka na ng bait dahil sa lagnat? Ang sama mo naman! Matapos kitang bantayan magdamag, basta mo na lang akong palalayasin dito sa kwarto mo! Magaling ka na ba talaga kaya nagagawa mo na magtaray? Ha? At ayaw mabuksan ito! Pwede ba manahimik ka na? Yung zipper nitong sleeping bag, sira na. Buksan mo nga mula dyan sa labas. Para hindi ako masar sa'yo, dyan ka na lang. Ano? Hoy, matapos kitang alagaan, ito pang igagantin mo sa akin, ha? Umayos ka nga, lagot ka sa akin. Hindi mo ba talaga ako tutulungan dito, ha? Dapat ba salamatan mo ako dahil inalagaan kita habang may sakit ka? Masama yung hindi tumatanong ng utang na loob. Hindi magandang ugali yan, makinig ka sa advice ko. Ha? Hindi mo bubuksan to? Pagbilang ko ng tatlo at hindi mo pa ako tinutulungan, humanda ka talaga sa akin! Isa!
ulo ko. Masakit na. Buksan mo na kasi ito. Han! Iba pa mo ako! Saan mo ba ako dadalhin? Ha? Ano ba? Ang kulit mo, ha? Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Hay! Tapa kayo dalawa kita pag nakalabas ako dito! Ibang klase pa rin ako mag-alit! Hindi ba niya naisip na nainis na ako nung hinalikan niya ako? Inuubos siya talaga ang pasensya ko. Sa bahay ka talaga, napakasama mo, para kang maligno! Ay! Grabe! Sobrang ginaw! Lalo tuloy akong nagutom. Uy! Wala si Professor Do? Sa pagkakaalam ko, may klase yun ngayon eh. Dati-rati, hindi yun nalilate, hindi umaabsent. Kanina ang sabi sa office, hindi siya papasok ngayon. Kasi raw may sakit. Ganun ba? Nagkakasakit rin pala siya? Kala ko hindi. Ay. Hoy, sino ka? Mr. Do? Huh? Steffi John? Buti, napadalaw kayo. Kamusta na po? Good morning po. Magandang araw po sa inyo. Hi, good morning din sa'yo. Mr. Do? Pwede ba akong makisuyo? Please, ilabas niyo naman ako dito. Pinapunta niya kayo dito ng maaga para lang dalahan siya ng pagkain? Oo. Ano bang problema nung lalaking yun? Kahit may sakit siya, ayaw niya dalhin ko siya sa ospital. Hindi niya kailangan magpa-doktor. Bakit ho? Kumain ka naman kahit konti lang. Ayoko nga, nahihirapan kasi kung lumunok. Sumubo ka lang. Ano ba kasi nangyari? Nagkaganyan ka noong nagtrabaho ka sa bangko. 30 taon na nakakalipas. Di ba dun mo nga ako unang nakilala? Naalala ko, meron dong isang taong nagalit sa'yo kaya dinuruan ng kape mo. Nung inumin mo, bigla ka nahilo. Nagkasakit ka, nakahiga ka ng isang linggo. Si Gilbert, Min. Yung itsura ng walang iyang yun, hinding-hindi ko makakalimutan. Naalala ko pa pagkatapos nung pangyayaring yun, hindi ka na uli kumain ng may kasabay. Hindi ka ba sumabay ng pagkain doon kay Steffi? Sumabay. Pero teka, di ba dati naman sinabayan mo rin ako sa pagkain? Wala naman nangyari sa'yo. Ano kaya ang dahilan ng pagkakasakit mo ngayon? Oh, sandali. Tama kaya ang naisip ko? Tama kaya ako? No. Gusto ko na magpahinga. Bakit hindi mo pinigilan? Para lang dun, magbubuwis ka ng buhay. Matulog ka na nga. Kung kailan paalis ka na, tsaka pa nangyari ang ganyan. Nakakalungkot naman. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba pwedeng huwag ka na lang umalis? Kapag lumalayang nararamdaman mo, bago ka mawala, hindi lang ikaw mahihirapan. Pati yung maiiwan mo, sigurado masasaktan ang damdamin. Ganito pala dito. Nakakakilabot ang kwarto ng umupang namatay. Oh. Oo nga. Pinturaan mo na lang uli. Hindi nyo ba nakakausap yung tao na katera rito? Bihira lang kami magkita ng lalaking yon. Sa gabi nga lang yun lumalabas.
Huwag niyong ipaalam sa iba. Baka wala nang umupa dito. Sige. Hanip talaga. Parang baliw na baliw yung kay Rachel Han. Detective Park. Bakit? Ano kaya ito? OB guy ni clinic? Nung isang buwan lang to ah. Nung namatay siya, buntis pala siya. Hindi yun lumabas sa autopsy report. Sabi naman doon sa autopsy, chinek lang nila yung dugo. Pag hindi malaki ang tiyan, hindi na inaalam ng autopsy kung buntis ang biktima. Saka interesado lang silang malaman kung suicide nga o homicide. Yung mga ibang detalye, binabaliwalaan na nila. Kailangan mapuntahan natin yung clinic ng OB-GYN. Para namang teleserye. Napaka-dramatic. Ibig sabihin, hindi lang pinaalam ni Rachel na meron pala siyang boyfriend. Sa palagay ko, iisa lang yung boyfriend at yung malalaking kasama niya sa Det Expo. Hmm. Hindi kaya tama ang kutob ko? Si Mateo? Bakit? Hindi mo ba alam yung chismis nun? Sa isang salon daw, nag-away si na Steffi at Rachel dahil sa isang lalaki. Sa CCTV footage ng salon, walang nakitang ganun. Oo, alam ko. Pero habang nag-aaway sila noon, may dumating na lalaki, hindi ba? Si Mateo. Makinig ka. Tingnan mo kung tama ang kutob ko, ha? Nagkagustuhan sila Mateo at Steffi Chon dahil magkapit-bahay sila. Pero hindi nagtagal, nangaliwa si Mateo at si Rachel Han ang ipinalit. Kumugwapo at napakaraming pera, habulin ng mga babae. Kaya lang, nahuli sila ni Steffi Chon. Baka nagwala si Steffi, kaya pinilit niyang papiliin itong si lalaki. Siyempre, si Steffi ang pinili. Ang problema, nung maghiwalay sila, buntis na si Rachel. At bago pa machismis na lumaki ang tiyan, naisip na siyang patayin ni Mateo. Kaya sumunod sa cruise ship. Pero lusot na yung alibay niya nung gabing yun. Yun na nga eh. Yun ang kaduda-duda. Walang ebidensya. Ayokong maniwala sa kutob. Kaya nga tinawag na kutob, hindi pa napatutunayan. Hindi ba? Paligwasa, baguhan. Kaya mahirap paliwanagan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ipaubos mo na lang yung lugaw na dinala ko. Sige, pipilitin ko pang kumain. Huwag ko kayong mag-alala. Ay, siya nga pala. Meron lang akong ipakikiusap sa'yo. Kahit pag sungitan ka, huwag mong duduraan yung lugaw niya, ha? Sayang, plano ko pa naman. Nagbibiro lang po ako. Sorry. Hindi yan magandang biro. Seryoso ako. Record ng huling tatlong buwan ko sa Earth? Anong ibig sabihin nun? Bakit kumuha ka ng record ng huling tatlong buwan mo? May sakit ka ba? Meron ng taning ang buhay mo, ha? Bawal magtanong, di ba? Hindi. Imposible. Si Rachel nagdadalang tao? Opo. Bakit daw hindi lumabas sa autopsy? Sabi nila, masyado pang maaga para ma-detect. Nakumpirma lang na buntis dahil sa nakitang record sa OB-GYN clinic. Lahat ng close friends ko at lahat ng close friends mo nasa party na to. Hintayin mo kung anong announcement ang sasabihin ko sa kanila, mami. And I'm sure pati ikaw magugulat. Mag-ready ka na. Depende sa treatment na matatanggap ko sa'yo. Tinigil ko na rin ang medication. Ang duda ng prosecution, homicide talaga. Hinahanap nila ngayon ang boyfriend niya. Alam niyo, sa tingin ko gagawin nilang witness si Steffi Chon. Ipapatawag siya. Sigurado pag sinabi niya ang tungkol sa relasyon niyo ni Rachel Han. May pupuntahan tayo. Magbabayad ako. Hindi kita tatakbuhan. Mami nga ako ni Steffi Chon, di ba? Bakit pa nag-aalala ka? Oh, babay na. Tawag ka lang uli. Tagal nating hindi nakita. Oo nga, Mr. CEO. Natatandaan ko, nung mga nakalipas na buwan, lagi kang tumatawag sa amin. Pero bigla akong nalungkot dahil hindi ka na nagpaparamdam. Order tayo ng coffee?
budget natin, bakit? Kung sabagay, sikat siya. Karapat dapat nga lang siyang presyo ng malaki. Kaya lang, merong kondisyon. Ano naman yun? Veterano si Steffi. Pero puro patwitams ang ibinibigay na role. Huh? Di ba, matanda na siya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong baguhin ang image ng anak mo. Pambawi sa karir niya. Ang plano ko, gagawa kami ng mga mobile illustration. Panahon na para gumawa siya ng adult movies. Pero aalagaan ko yun. Hindi naman malaswa yung konsepto ko eh. Mama! Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Wala akong anak na kasing bastos at kasing pangit mo. Umuwi ka na, sabihin mo sa nanay mo, turuan ka ng kagandahang asal. Yan bang natutunan mo sa kanya? Ang yabang mo ah! Hinuhututan mo ang anak mo, pero kung magsalita ka, para kang mabuting ina. Bakit? Kulang pang halagang yan? Magkano gusto mo? Sige, ibibigay ko. Ha? Alam ko nagpapadagdag ka lang dahil mukha kang pera. Kilala kita. Pati kaluluwa niya, binibenta mo para lang yumaman ka. Ano? Dapat nga, pasalamatan mo pa ako. Dahil sa akin, kikita siya uli, pero kailangan niya muna maghubad. Pero kung ayaw mo, eh, huwag na lang. Isit. Laos na siya. Tapos na maliligayang araw mo. Gumising ka na sa katotohanan. Wala ka ng paghuhugutan, kaya mag-isip ka. Ano nangyari? Bakit dito ako natulog? Magaling ka na ba? Hindi pa rin magaling yung sugat mo. Gaano ba kalalim yan? Pagaling na to. Nakakwentuhan ko ang papa mo. Alalang-alala nga siya sa'yo eh. Mas ka-close mo ba siya kesa dun sa mama mo? Pareho pala tayo. Nasaan na ba yung papa mo? Hindi ko rin alam eh. 12 taon ko nang hindi nakikita yon. Namimiss ka na siya. Hindi man lang nagpaparamdam. Alam mo, sa palagay ko, nagtampo na sa akin yun. Kasi inaway ko nung huli kami nagkita. May nasa sisi. Ate, nagugutom na ako. Sila mama at papa. Sawang-sawa na ako, lumayos ka na. Nangangako ako. Aalagaan ko mga bata. Kung gusto mo, dali mo si Yuan. Iwan mo lang sa akin si Steffi. Si Steffi ang gusto mo dahil mapagkakakitaan mo. Walang pakinabang sa si Yuan, kaya mo pinamimigay. Oo. Gusto ko nga si Steffi kasi may pakinabang. Malaki ng hirap ko sa batang yun, kaya ayaw kong ipaubaya sa'yo. Ako nagpakihirap para maging artista siya. Ako nagpupuyat para samahan siya sa mga shooting. Simula ngayon, aalagaan ko na siya. Sisiguruhin kong yayaman siya. Kaya ko rin yun. Babantayan ko rin siya sa mga shooting gaya ng ginagawa mo. Kaya ko rin siyang payamanin. Wala kang magagawa na hindi ko kaya. Huwag kang magmalaki! Alam mo ba kung magkano kinikita niya? Di ako papayag na mapasayo siya ng ganun-ganun na lang! Steffi. Mali ang pagkakaintindi mo. Huwag kang mag-isip na masama. Huwag niyo ako hawakan! Anak? Hindi niyo na ako, anak! Simula ngayon, wala na akong papa! Huwag na kayo magpapakita sa akin! Magpapakamatay ako! Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Alam kong hindi niya yun sinasadya. Ang ikinasasama lang ng loob ko. Bakit napakaikli ng panahon na pinagsamahan namin ng papa ko? Kung alam pala niya na iiwan niya rin ako, sana hindi na lang niya ipinakitang mahal niya ako.
Tumakbo ako palabas noon. Habang nasa kalsada, muntik na akong mamatay. Muntik na akong masagasaan ng isang malaking truck. Buti na lang, pinagligtas sa akin. Alam mo, para sa akin, misteryo pa rin yun hanggang ngayon. Alam kong isang segundo na lang, masasagasaan ako noon. Pero sa isang kisapata, nailigtas niya ako. Bigla na lang nasa gilid kami ng kalsada. Sino kaya yung taong yun? Hindi ko alam kung tao o multo siya. Parang nga siyang si kamatayan. Kulay itim ang suot. Pagmadaldal talaga kung ano-anong pinagsasasabi. O sige, mangasarap ka pa. Ako nga rin hindi makapaniwala. Pero totoo yung mga sinabi ko. Hindi lang ako nakakita, pati si Winston. Matulog ka na. Oh, tumatawag si Jackson? Tawag to ng tawag nito mga nakaraang araw. Oh! Bakit ito lang nahulog to? Steffi Tron. Steffi Tron, magpakita ka na. Wala siya. Napakaswerte nung walang yung yan. Alam mo ba, duda ako kay Jackson. Bakit? Sa palagay ko, may gusto sa akin yung lalaking yun. Nung nagkausap kami, sabi niya, mag-ingat ako, alagaan kong sarili ko. Tapos tawag ng tawag, di ayaya ako. Ay, ang nakakainis. Baka magkaproblema pa kami. Tingin mo mag-aaway silang magkapatid? Ang inaalala ko lang, baka naman maging dahilan pa ako ng pag-aaway nila ni Winston. Feeling mo ba lahat ng lalaki magkakagusto sa'yo? Oo, pwera lang sa'yo. Sa bagay, ayoko magsalita ng tapos. Kasi kagabi, nagpadala ka sa damdamin. Ano ba kasing gusto mo sa babae? Wala akong gusto. Ako sa lalaki? Ang gusto ko, yung hinding-hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Ayoko ng taong biglang mawawala gaya ng papa ko. Ang gusto ko kasi, nasa tabi ko lang siya habang buhay. Pasado si Winston sa ganong katangian. Bakit? Maaga yung klase ko bukas. Sino ka ba? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Sino ka at anong ginagawa mo dyan? Ang alam ko, walang tao dyan sa unit na yan. Oo nga. Wala ngang tao. Nagkamali ako ng akala. Pakisabi na lang kay Steffi. Pasensya na kasi hindi ko siya naabutan. Saka, pakisabi magkikita kami. Babalik ako. Anong problema? Tigilan mo na yan. Ang alin? Alam kong nasa'yo. Ang USB. Isoli mo na kung ayaw mong madamay kayo ni Steffi Tron.
Hindi mo pa ako kilala. Ako. Hindi ako kayang banggay ng mga bagitong katulad mo. May dahilan kung ba't buhay ka pa hanggang ngayon. Buhay ka. Dahil ayaw lang kitang patulan. Sabihin mo rin yan kay Steffi John. Dapat siguro, magpasalamat kayo sa akin. Oras na masaktan si Steffi ng dahil sa'yo. Yung tunay mong pagkatao, malalaman na ng buong mundo. Umanda ka, hindi kita uurungan. Alalahanin mo, hindi mo pa rin ako lubusang kilala. Tandaan mo to. Kahit kailan, walang maaaring pumatay sa akin. Ang gusto ko, yung hinding-hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Ayoko ng taong biglang mawawala gaya ng papa ko. Ang gusto ko kasi, nasa tabi ko lang siya habang buhay. Kapag lumalaya nararamdaman mo bago ka mawala, hindi lang ikaw mahihirapan. Pati yung maiiwan mo, siguradong masasaktan ang damdamin. Professor Mateo Do? Magandang umaga. Sino ka? Ah, nga pala. Lucy yung pangalan ko. Artista ako. Ah. Pasensya ka na kasi inabangan kita rito. Kahit alam ko may klase ka. Ewan ko kung alam mo na. Si Steffi, kaibigan ko. May gusto lang sana ako itanong tungkol sa kanya. Pwede ka bang maabala sandali? Pasensya ka na. Alam kong busy ka. Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Sa'yo ba? Merong nababanggit si Steffi tungkol sa pagkatao ko. Pangit ang makeup niya. Parang hindi pantay, di ba? Puro utak ang ginagamit niya sa pag-arte. Dapat ginagamitan ng puso. Tawagan ko nga yan para maturuan ko na. Wala akong matandaan. Noong nakausap kami dati, ang dami niyang naikwento tungkol sa'yo. Malaki raw ang naitutulong mo sa kanya. Mukhang maaasahan ka, kaya may tiwala siya sa'yo. Alam mo, ang totoo kasi niyan, naging mag-best friend kami simula pa nung middle school. Pero nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Simula nung nangyari yun, napansin ko, iniwasan na niya ako. Gusto ko na sana makipag-ayos sa kanya. Ewan ko lang kung alam mo na ang ugali niya. Alam ko, masungit yan. Kaya mahihirapan ako. Tama ka dyan. Malungkot siya sa pinagdadaanan niya. Kaya gusto ko sanang makatulong. Kaya lang, baka masamain niya ang gagawin ko.
Lalong magagalit sa akin yun. Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Nag-aalala ako sa kalagayan niya. Gusto kong malaman kung ano mga nangyari sa kanya. Kaso nga lang, hindi naman sasagutin nun ang tawag ko. Para makamusta ko siya, pwede bang ikaw ang tawagan ko? Sige, payag ako. May tanong pala ako. Ito bang si Steffi, kilala mo na noon pa o ngayon mo lang talaga nakilala? Una ko lang siyang nakilala nung lumipat siya doon. Ah, ganun ba? Ah, malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Dahil sa'yo, nagkaroon siya ng karamay sa problema. Oh, Miss Steffi. Lagot ka sa lola mo. Sorry na nga eh. Salamat. Kahit natawag mo akong Steffi. Sorry po talaga. Nadanas lang yung tila ko. Okay lang. Yun ang nakasanayan nyo dahil matagal nyo na siyang nakatrabaho. Nabigla kayo sa mga nangyari. Mahaba ang pinagsamahan nyo. Kaya alam kong mas gusto nyo siya kaysa sa akin. Ha, hindi naman po. Ah, hindi naman. Isa pa. Sanay kayong katrabaho ang superstar. Sino ba naman ako? Parang ngayon pa lang ako nagsisimula. Mina, Junjun, kung ayaw niyo sa akin, sabihin niyo lang. Eh, hindi naman po sa ganun. Mabait kayo, para kayong anghel. Sa totoo lang, mas gusto ko pa kayo kaysa kay Steffi. Masarap kayong kasama. Kaya masaya ako. Talaga? Hmm? Totoo po. Ganun ka rin ba? Ayo, siyempre naman. Mas gusto kita. Huh? Anong anghel? Uwe, ang plastic mo talaga. Shhh! Ikaw nga rin eh. Siyempre po, mas gusto ko kayo. Ha, charing lang yun. Ang hirap talagang kumita. Parang nung pinapili ako ng mama at papa ko kung sino sa kanilang dalawang mas gusto ko. Ako rin dati. Pag si papa ang kaharap, siya ang gusto ko. Pag si mama, siyempre kunwari siya. Pero ang totoo, yung lola ko. Bakit? Kasi yun nag-alaga sa akin eh. Ang totoo, mas gusto ko si Steffi. Kunwari lang na mas gusto ko si Lucy. Pareho tayo. Hi guys. Winston. Ay, hello po. Nasa si Lucy? Nandun. Sorry, Direk. Nagpas ako sa marking. Okay lang. Take ulit tayo, ha? Ready! Action! Sorry, nawala ako sa character. Ano nangyari? Ano kayong problema? Sige, take ulit. Sinasadya niya yun. Ganyan siya lagi pag kissing scene. Pare. Mas gusto ko si Lucy kaysa kay Steffi. Sexy na, mabait pa. Ay, nananadya ka? Oh, Lucy! Napagod ka ba? Giniginaw ka? Nagkita ni Lucy. Bakit ka doon niya pinuntahan? Nasabi ko na, di ba? Kinausap niya ako dahil nag-aalala siya sa'yo. Nag-aalala? Kaplastikan yun. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko na siya itinuturing na kaibigan. Ang kapal naman pala talaga ng mukha niya. Ano bang gusto niya palabasin? Nagbabait-baitan siya? Inaalam niya kung miserable na ang buhay ko dahil gusto niya akong pagtawanan? Sabi mo kaibigan mo yan. Dati yun, hindi na ngayon. Mukha naman siya mabait eh. Ano yan? Pinagtatanggol mo pa siya?
Sa akin ka ba kampe o sa kanya? Wala akong kinakampihan sa inyo. Bakit wala? Hindi mo ba alam na meron akong dahilan kaya kinamumuhian ko yung babaeng yon? Alam ko. Lahat na nangyayari may dahilan. Meron din dahilan kaya may mga taong hindi makatagal dyan sa ugali mo. Ano? Ibig mong sabihin? Ako bang dapat sisihin? Bago ka magalit sa mga taong ayaw kang kampihan, isipin mo muna ang dahilan kung bakit hindi nila magawang piliin ka. Ikaw rin ang may kasalanan. Kaya malungkot ka. Hindi ako malungkot! Sino may sabi niya sa'yo? Kung hindi, bakit nandito ka? Imbis na sa mga kamag-anak o kaibigan mo, bakit nakikituloy ka sa taong hindi mo kilala? Umaasa ka sa akin dahil malungkot ka. Walang dumadamay sa'yo. Wala ka ibang matatakbuhan. Lumayas ka! Bakit? Bahay ko kaya ito. Tumigil ka na! Naiinis ako sa'yo! Yung text ko, hindi mo nabasa? Nabasa ko. Ba't hindi ka tumawag? Natakot ako. Nung tinawagan mo ako, napaisip ako. Hindi ko alam. Masyado pala ako naging manhid. Sa'yo ko pa una sinabing may gusto ako sa kaibigan mo. Yung love letter, sa'yo ko pa mismo pinaabot. Pag ganit si Steffi, ikaw pang ginagawa kong tulay para magkabati kami. Siguro, hirap na hirap ang damdamin mo, no? Pasensya ka na. Kaya lang, paulit-ulit kitang masasaktan. Alam ko kung gaano kahirap magmahal ng isang taong alam mong ayaw naman sa'yo. Yung kahit na mahalin mo ng tapat, hindi susuklihan ang pag-ibig mo. Nalulungkot ako dahil masasaktan kita. Pero wala din naman ako maitutulong kasi may mahal na akong iba. Ang tanging magagawa ko ay tanggihan ka. Kaya patawad. Sana wag mo akong iwasan kasi ayoko mawala ka sa akin bilang kaibigan. Winston! Yung kapitbahay ni Steffi na si Mateo Do, hindi mo ba natatandaan? Anong ibig mo sabihin? Lucy, sino to? Yung lalaki na nagligtas kay Steffi noon. Nung maaksidente siya, di ba sabi ko nakita na? Kuha yan nung gabing yun. Hindi mo namumukaan? Yan din yung lalaki na kasama ngayon ni Steffi. Imposible. 12 taon nang ang nakalilipas. Ganun pa rin ang mukha niya? Diyan din ako nagtataka. Pero tingin ko, ang mahalaga nalaman na natin na yung lalaking yun dumating ulit ngayon sa buhay ni Steffi. Isa pa, hindi pa niya alam na yan yung lalaki na hinahanap niya noon. Naalala mo ba yung mukha niya? Ako nakita ko. Pero hindi ko rin matandaan. Siguro nga, hindi naman first love yon. Pero gusto ko uli siyang makita kasi gusto ko sanang magpasalamat sa tulong niya. Gusto ko rin sanang itanong kung bakit niya ako niligtas. Yun lang naman.
Akala ko ba ayaw niyong umalis? Ay, nakakagutom. Chicken at beer nga po. For takeout. Ano ginagawa mo dyan? Bakit nasa bahay ka ng lalaking yun? Nasa si Mateo do. Teka, anong problema? Halika. Halika, sabi! Bitawan mo nga ako! Wala akong matuluyan, kaya nandito ako! Pagkagaling ko sa ospital, meron ng gulo sa loob ng bahay ko. Natakot ako kaya dito ako tumakbo. Bakit dito? Ba di sa hotel o kaya sa mama mo? Ayoko pumunta sa mama ko. Ayoko rin mag-hotel. Sama na ako sa intriga. Ayoko rin nandito ka. Gusto ko doon ka na lang sa bahay namin. Bakit ka ba nagagaling? Kung wala ka ibang matutuluyan, ibibili kita ng bahay. Ayoko nandito ka. Iaharap kita na malilipatan. Winston, kuminahon ka nga. Sa Chongpyong, may bakasyonan kami. Maraming security guard doon. Meron pang personal chef. Doon muna tayo. Sasamahan kita. Halika na. Alam kong pagod ka na. Kaya, magpahinga ka doon. Mag-relax ka. Hintayin mo ako sa baba. Kukuha lang ako ng gamit. Sige. Salamat. Promise. Pag wala na ako, siguradong mamimiss mo ko ng todo-todo. Problema. Hoy, sir. Salamat sa lahat ng tulong mo. Pupunta ako sa bahay bakasyonan nila Winston sa Chongpyong. Ay, wag ko nang sabihin kung saan yun. Para namang pinasusunod ko siya. Mukha akong kawawa. Ayoko na masulatan. Anong kailangan mo? Umamin ka na. Sino ka? Ano? Yung lalaki na nagligtas kay Steffi 12 years ago. Ikaw nga ba? Ilan lang ang pagkakataong nakakapagligtas ako ng tao gamit ang kakayahan ko. Nabubulgar ang pagkatao ko tuwing nagpapakita ako ng kakayahan. Ilan lang ang tatanggapin ako kung sino talaga ako nang hindi pinagsasamantalahan ang pagkakataon. Hindi ko rin alam ang hangganan ng kakayahan ko. Kung pamilyar ang lugar, kaya kong maglaho papunta ron. Makakapaglakbay ako ng mga ilang kilometro. Sa loob ng isang minuto, kaya kong pahintuin ang oras. Pero depende yon kung wala akong sakit. Nung una ko makilala si Attorney Jiang,
wala sa kondisyon ng katawan ko. Muntik na siyang mamatay dahil mahina ako nun. Magkape ka muna. Hindi ay bait mo. Kailangan maoperahan ang nanay ko. Kaya kailangan ko ng pera. Nagkasakit yung katatrabaho. Makatapos lang ako na bugas siya. Maawa kayo. Isipin niyo makapagliligtas kayo ng buhay ng tao. Ayoko na mabuhay kung mamamatay rin lang siya. Maawa po kayo. Sige na po. Hindi pwede hinihiling mo. Pitiwan mo nga ako. Sir naman. Parang awa niyo na. Sandali! Multo?